nagboroto man ang Bulkang Taal, tuloy na tuloy pa rin ang kasal. Ang tanawin dito parang ipininta, makapigil hininga. Kaya naman isa ito sa top wedding destination sa Pilipinas. Perfect para sa mga ikakasal, ang mga bayan sa paligid ng Bulkang Taal. Kaya naman ang 13 taon ng magkarelasyon na sina Kat at Chino ang napuso ang venue ng kanilang kasal, ang isa sa mga bayan kung saan tanaw na tanaw ang bulkan, ang Alfonso sa Cavite. So, napili lang namin yung lugar kasi ando na siya lahat. Tapos malamig yung klima para sa damit ng mga ikakasal. January 12, 2020, ang araw ng kanilang kasal. Ang hindi nila alam, may isa pang event na kasabay nila sa petsa ring ito. Ang pag-aalboroto ng Bulkang Taal. So Lord, makapag-idol lang kami. Okay na, sobrang laki ng puso. Tapos nagla-lightning na, may kulog na. Tapos nag-change ng color yung smoke eh. Ang kanilang dream wedding, uuwi nga ba sa pangungot? Sinunod naman daw nila lahat ng mga pamahiin para sa mga ikinakasal. Hindi isinukat ni Ka ang kanyang bridal gown. Pagbababa ako, tatanong muna nila sa nakabantay sa kanya kung nandun siya. Yun nga lang, sa bisperas ng kasal, meron pala silang isang pamahiin na nilabag. Pero natulog pa kami magkasama ng gabi. Tulog kami magkasama. Nag-start na akong i-makeup. The whole preparation, hindi na kami nagkikita. Hindi na. Nagsunod-sunod na raw ang mga aberya. Polo namin ng anak ko at yung father ko. Naiwan dito sa bahay. Bumili na lang kami sa mall. Kesa umuwi dito, yung gown ng entourage namin, pagkakuha namin, pinarepair pa namin. Bandang alas 11 raw ng umaga, meron na silang napansin. Pictorial namin ng mga entourage sa labas. Sinushoot nila ako and then sinushoot din nila yung steaming yung Taal bouquet. Doon talaga sila nakafocus. Hanggang lumala pa ito pagsapit ng alas 3 ng hapon. Alert level 1 na kagad yun. Yung photo kasi na isa, sure, parang iba na yun. Sabi ko sa kanya, bro, ano mo, check mga sa updates ng sa social media. Oo, natatakot. Nag-iisip na kami mga shooter, nag-iibiruan kami. Ano tol, uwi na ba tayo? Nung nandun na kami, nakaupo na kami sa altar, alam ko na nga na alert level 1 siya. Pero kalmado lang ako kasi wala namang bumabagsak. Wala namang mga taong parang nagmamadaling umalis. Pero nung yung best man ko, since malapit siya sa akin, naririnig ko siya, alert level 2, ito sa alert level 3. Lahat ng tao, nasesense mo na may mapapanik na eh. Pati yung staff doon sa hotel. Sabi niya matagal na ako dito sa hotel. Ngayon ko lang nakita nag-alboroto yung Taal. May naririnig na ako na pumutok talaga. Ang akala ko naman yung speaker ng sound system para maging kalma. Ganun. Hindi ko na iniisip kung pumutok siya o hindi. Basta gusto ko ma-enjoy namin yung kasal ng anak ko. Kasi ilang years namin hinintay ito eh. Basta sabi ko, ang ganda, parang mga angel, tapos may mga lightning, walang panic. Basta ang alam ko, very solemn nung time na yun. Makakapag-idol pa nga kaya sila. Puppy love daw talaga ni na Chino at Kat ang isa't isa. Mag-childhood sweetheart sila. Crush mo na ako nun. Naging crush na ako nun. Ayaw pa niya aminin, pero siya talaga nauna. Kanya-kanya sila ng landas, nagkanya-kanyang karelasyon hanggang pagtuntong nila ng kolehiyo. May isang friend kami na parang naging tulay talaga sa amin. Ito na tayo na. Sige, hindi na ako mag-girlfriend ng iba. Baka maging kami na sa waas. Yun yung sabi ko. Yun, naging kami naman. Kung mag-boyfriend ako, parang siya lang din talaga yung naiisip ko that time. Nagsama ang dalawa at ang kanilang pag-iibigan, nagbunga ng dalawang supli. Pero si Kat, mistula raw, bulkan, tahimik. Pero kapag nagalit, sumasabog. Ang advice ko lang naman talaga is uminom. Napaka-occasional lang. Nagpapaalam naman ako sa kanya. Alam mo naman, minsan babae, may toyo talaga. Parang papayagan ka, mga ilang minuto, ilang oras, magbabago yung timpla. At ang ibinubuga raw niya kapag nagagalit, hindi abo, kundi sibuyas at bawang. May time nga nung buntis ako sa second. Siyempre pag buntis ka, yung level of hormones mo, yung iba hormones talaga. Niya, iba. Memorable sa amin yung kasi pinagbabato ko sila sibuyas. Bawo. Diba? Napalam naman ako sa kanya kung pwede. May umuulan na ng bawang, umuulan na ng sibuyas. Pero ang may tuturing daw na
major eruption sa kanilang pagsasama. Nangyari bagong taon noong 2012. Pumasok yung dad ko sa kwarto. Hindi kumatok. Kinuha si Joaquin. Sinabi niya ako na next time, makapwede namang katok muna. Ang pakiramdam ko naman, pinagdadamot niya si Joaquin. Parang nagalit talaga ako. Umalis siya ng bahay. Ako rin umalis ng bahay. Nag-New Year kami na na hindi talaga magkasama. Sobrang lungkot. Lasing na lasing. Kasi nag-inom ako kung saan-saan. Nung nawala yung lasing ko, inayos ko agad. Parang kahit ano kasing mangyari, kahit ang dami na namin pag-aaway, hindi ko siya kayang iwan. Parang lahat kaya namin, magkasama kami. Makailang ulit man sila, parang bulkang sumasabog. Sa iba't ibang mga pagkakataon, alam nila sa kaibuturan ng kanilang puso na mahal nila ang isa't isa. Kaya naman ito lang nakaraang taon, nagplano na silang magpakasal. Ang pinakahinintay nilang araw, sakto namang pagputok ng bulkang Taal. Grabe, nakas na lang umusap dito sa wedding namin. Good afternoon to everyone. Yeah. Please all stand. Grabe, oh. Kita-kita namin gumagalaw na talaga eh. So okay lang, ganda tapos, picture taking. Nakakatakot. Lord, patawarin niyo ako sa mga kasalanan ko. Sabi ko, friend, uwi na tayo. Naglilindol na. Pero ano pa man ang nangyari, tuloy ang kasal. Lord, thank you so much. Siya ang babaeng mamahalin ko sa buong buhay ko. That's your promise, Chino. Yung sa wedding vows, kumulog ng malakas. Sabi mo, Lord, it's siya lang ang babaeng mamahalin ko sa buong buhay ko. Walang karumpo. Sumasangayon ang langit. Chino, will you love her, comfort her, honor and keep her in sickness and in health so long as you both shall live? I do. I do. Grant, O Lord, your blessing upon our love, and never deny us your everlasting protection. Amen. Shall I say, you may now kiss the bride. Mabuhay ang bagong kasal, mabuhay! At kasabay pa ng kanilang pag-I do, ang pagbuga ng bulkan ng abo, talagang pasabog! Natuwa kami dun sa kinalabasan ng attention sa amin dahil dun sa photos. Sa kabilang banda, naikiramay kami dun sa mga naapektuhan ng nangyari. Pagkatapos ng wedding ceremony, pinapili sila kung itutuloy pa ba ang reception. May lumapit na sa ating coordinator. Medyo nakakaba yung sinabi yun. Ma'am, nasa alert level 4 na po tayo. So sa akin, parang, oh, ganun na pala kalalayo. First time ko to flank. Whoa! Whoa! Holy moly! Yan, hindi makakilat. Sa taas lang namin, ito yung reception, no? Alert level 4 kasi parang kailangan mo na talagang mag-evacuate. Binigyan nila kami ng options, pero we have to sign a waiver. We decided na to cut short yung reception, pero tuloy yung mga traditions. Yes. Nagkaroon pa rin naman kami ng cake cutting, wine toasting, and then yung throw ng bouquet for the bridesmaid. Oh, may mga tremors. May mga tremors talaga siya. Yung ilaw. String lights. Yung mga wine. Medyo nagsisway siya. Yeah. At kami, kinuha namin mga sakyan, pinasok namin doon sa tent. Hindi na okay magstay overnight dito kasi medyo masama na yung lagay. Until now, talagang dire-diretso siya. Secure niyo lang yung mga sasakyan para safe yung paglabas natin mamaya. Pero dahil nag-ashfall na at hindi na rin ligtas para sa lahat na lumabas, sinapos na lang nila ang reception. Kahit na meron kaming free stay, hindi na namin siya pinush through kasi iniisip namin sila lumilindol, and then yung usok, baka unhealthy sa lungs nila, sa amin lahat. Para naman akmang-akma ang litratong ito sa kasal ni Chino at Kat. Background ang puot ng bulkan. It's a beautiful disaster. We love it. Oh, we love it. Parang inilalarawan ang buhay mag-asawa. Maganda, masalimuot, nakakakaba. I'll see to it na maging okay tayo forever. If may time na nagkukulang ako, sorry. We have a lifetime naman para punan yun. Andito lang ako lagi para sa'yo.
mahalaga. Anumang pagsubok at trahedya, kakapit at kakapit sa pag-ibig ng isa't isa. Para sa reaksyon sa istoryang ito, tweet na gamit ang hashtag KMJS15. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.